Wala po kasi si mama eh, tsaka si papa. Iniwanan po nila ako. Mahal ko si Lola kasi pinag-aral niya po ako, pinalaki niya po ako, tapos po inalagaan niya po ako. Siya na lang po kasi nagbubuhay sa akin. Yung mama niya, may asawa na, iba. Dalawang taon pala iniwanan siya. Ngayon, kinupkop ko. Yung papa niya, may asawa na rin. Gumigising ako alas 4. Tapos, paggising ko alas 4, nag-ano ako, almusal niya. Tapos yun, o yung dear, gising na, papasok ka. Pagkatapos niya po ako bihisan, siya naman po mag-aayos. Tapos po, aalis na po kami. Hatid niya po ako sa eskwela. Ito, tama na ito, Nay. Tama na yan. Maraming salamat sa'yo. Kasi kahit na katrabaho ko doon dyan, eh, ang problema na yung mga anak na pinabayaan. Pag wala po siyang pamasahe, sinasabay ko po siya sa sidecar para makauwi kami rito. Umahanga po ako sa kanya. Kahit mag-isa na lang po siya, kaya niyang mapag-aralin yung apo niya. Dalawa na lang po silang magkasama. Nag-aaral siya. Ang kanyang apo, tinataguyod niya talaga. Alang-alang makapagtapos siya. Kung meron na ako, pwede ko eh, ano yan, kailangan. Kaya gusto ko niya makag-aral. Gusto ko po yung doktor para po magamot ko yung dito niya kasi minsan po sumasakit po yung hita niya. Kahit ako pagod, pag nakikita ko siya, para masaya na ako sa kanya. Para ano, pagod ko, naalis. Eh, study pa ito doon, no? Sige, Nay. Pag maubos ang isda mo, uwi na tayo. Promise ko po sa lolo ko, magtatapos po ako ng pag-aaral. Para po paglaan ko, siya naman po ang aalagaan ko. Hanggat kumakaya ko, itipay, hanggang kaya ko mag hanap buhay. Wala ko naman ipapamana. Mag-aral kayo mabuti. Yun ang pamana.